Yo, what's up mga kapana? So, no. Ngayon lang ako nakapag vlog ulit. At medyo maulan nga dito sa ating ano ko yan? Ating background yan. Nakita yung makulimlim ang panahon. Yan, at kumusta ba kayo mga kapana? So, ngayon lang ako mag-vlog ulit. At gusto ko lang i-share sa inyo yung aking isang interesting na ginawa. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka kapag gumagawa ako ng mga ganitong video. So gusto ko lang i-share sa inyo mga kapana yung aking ginawang yung ginagawa ko ngayon na ano, crossbow. So ito ay combination crossbow yung ating gagawin ngayon. So maraming salamat nga pala sa nagpagawa na itong pana na to. Si Sir Virgilio Figueroa, isa sa mga ka-hunter ko dito sa lungsod ng Gapan. At sabi niya sa akin, malapit na raw kasi ang gunbat, kaya sabi niya sa akin, gawa mo yung ako ng pana. So, sinubukan ko kasing gumawa ng crossbow na style US, yung muelle ang gamit. Pero naisip ko, parang mas mukha akong mas magandang turret ng bala ng crossbow na combination. So ginawa ko nga pala ng prototype yung crossbow. Pinag-combine natin yung concept ng US at saka ng Thailand. So ito, pakikita ko na nga sa inyo yung aking ginawang kulata at saka yung barrel na ito. Ayan, at ito na yung ating prototype. Yung ating crossbow na gagawin. So ayan. Ganyan natin ah. Ayan yung ating barrel. Yan. Medyo against the light yung ating camera. Yan. Yung ating kulata hindi pa to tapos. Pag natapos to, meron tong part 2. So pakikita ko lang sa inyo yung specs na itong gagawin natin na to. So ayan, nakikita nyo yung trigger guard nya. Ayan, kahoy. Ayan, dito natin ilalagay yung tapat na ito, yung trigger mechanism. Ayan, ito yung 3-finger grip. Hindi ko pa siya natatapos. At lilihahin ko pa ito ng mabuti. So, ang balang gagamitin natin dito, ito, yung pang Thailand. Ayan, yung merong sima. Dito kinakawit yung paracord o kaya yung tansi. Ayan, at yung lagayan ng bala, ayan, sa mga nakakakita na nung bala ng crossbow na Thailand, ayan. Ganyan ang itsura. Ito nga lang, wala siyang ano, hindi ko siya nalagyan ng sima sa unahan. Kasi pag tumago sa isda, okay na rin naman yung sima na ito. Ayan, so ganito rin yan. Ilagay ng bala sa ibabaw, ayan. Ganyan din. Para din siyang ano, Thailand crossbow. Kaya lang yung gagamitin natin na pinaka bahutok niya o yung pinaka pampaturit niya ng goma. Ito. Itong muelle na nilagyan ko ng roller, ayan. Actually, winelding ako ito kahapon. Wala pa yung tornilyo. Hanapin ko din yung tornilyo nito. Pero yan, dito pa rin yung tornilyo ng isa. Ayan. Ang gamit natin tornillo ay yung ano 12mm mata ito. Basta yung 12 ang nut nito. Ayan. So ito, ibabapping ko pang mabuti at saka tatanggalin natin yung matatalim na kanto ng muelle. Ayan. Subukan natin bahutukin na. Ayan, medyo maan din. Lumalaban yung muelle. So ganito ang magiging style ng pana natin na gagawin na ito. Yung pinagawa ni Sir Virgilio. Yan. So imamount natin. Ganyan ang magiging itsura niya. Yan. Saka lalagyan natin ng nylon string. Yun ang magiging pinakapapitik ng goma. So abangan nyo lang yung part 2 na itong video natin na to. At
Itetest fire natin ito kapag na-assemble ko na siya ng buo. So, ito. Dati ko anong kulay ang main. Tatanong ko pa kay Sir Berhillo kung anong gusto niyang kulay. Kung anong gusto niyang gawing kulay dito sa ating ginagawa niya na crossbow. Yan. So, ang haba nga pala nito, no? Ang haba niya. Yan. Yung haba nung ating ano, against the light, ayan, ayan, halos 4 feet or 121.5 cm. Yun yung kanyang overall length. So sa barrel length naman, yung barrel length nito ay ano lang, 89.5 cm. Ayan. Medyo against the light, 89.5 cm. Ayan, yan ang ating bubuin na crossbow ngayon. Sana maging maganda turit ng bala. Ayan. So yan ang ating ano, yung partial na papakita ko sa inyo video nga na to. At yun lang. So abangan nyo yung part 2 ng ating video na to. At itetest fire nga natin. Sana eh maganda maging turret ng bala. So mga kapana, hanggang dito na lang muna yung video ko na to. Sa mga bagong subscriber natin at doon sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, eh maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At pagpalain kayo ng nawa ni Lord at ilayo kayo sa mga kapahamakan. So antay-antay lang po kayo sa part 2 nitong ating video. Kukumplituhin ko lang yung mga gamit na ito at itetest fire natin para ma-turn over ko na kay Sir Berhillo Figueroa na nagpagawa ng ating pana. So maraming maraming salamat at God bless you all.